Ayan guys, dumating na yung aking in-order na armrest para kay Olaf, our Mitsubishi Expander. Let's unbox, install, and I will give you my initial impressions dito sa Expander armrest natin. Alright, let's go! Yan. Okay. So, well-sealed naman po ang ating package. So, good job sa seller, no? Ng Expander armrest na ito. And, kung makikita nyo, may mga bubble wrap pa, may box, and then ito, naka-plastic. Yan. So, tanggalin natin. Yun. Alright. Okay. Medyo mahirap pa hawakan dahil isa lang yung ano natin. Kamay natin. Malaki siya. Okay. So, kumpara dun sa armrest na nabili ko para dun sa Toyota Yaris ko before, eh, this one is a lot bigger. Siguro mga 1.5 times ang laki. But, weight-wise, halos pareho lang kasi kung makikita nyo yung difference niya doon sa mga kotse na merong water bottle holder sa gitna. Merong parang tube, no, na nandito. Okay? Yun yung sinusuksok mo doon sa water bottle holder na yun. Pero ito, since iba yung center section ni ano ni Expander, ganito yung ano niya. Yan, no. Ganyan. Okay, so isusuksok lang natin to doon sa squarish na center portion ni Expander, right? Pagdating naman dito sa pinaka leather portion, yung sasandalan ng ating mga siko, yung in order ko actually ay yung may red stitching. Ayan siya. Para kahit papano may konting accent. Meron din nitong if I'm not mistaken black tsaka white na stitching, no? And then pagdating dito sa harap, dito mo pwedeng iangat, no, yung kanyang armrest. By the way, meron siyang kasamang USB cable para mailagay natin dito sa tatlong ports na to. Okay, and then yung isang end dito, the other end goes to a power source doon sa kotse para mabuhay yung dalawang ports na nandito naman. So, itong mga ports na to actually would be for your passengers, no, sa gitna ni Expander. Okay? So, ano ba to? Ayan. So, mukhang okay naman. Mukhang malinis ang kanyang pagkakagawa, no? Ayan. So, tingnan natin yung pinaka, ano, pag inangat natin ito, so meron siyang parang hollow portion dito, ayan, para madali natin siyang maiangat. So iangat natin. Ayan. So ganito yung itsura niya. Okay? So kaya siya bukas kasi sa Expander, meron ka na talagang lalagyan ng ano eh, ng mga items mo, no? Kaya yun yung mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya, pero yan, tapos kaya ito yung naisip ko na bilhin, no, kasi maraming klase ng ano eh ng armrest para kay Expander, pero ito kasi pwede kang maglagay ng tissue dito sa gitna sa loob. Ayan, no. So pwede kang maglagay ng tissue, kunwari kuha tayong tissue diyan. Hindi, wag isa lang. So ganyan, no, pwede mo siyang lagyan ng tissue. Tapos, ilalawit mo lang yung parang pinaka tissue na kukunin mo dito, di ba? So, parang siyang tissue box. Okay, yun yung parang purpose niya. Tapos, sasara natin. So, ganyan siya. Pag nailagay mo na yung tissue, sinara mo na ng ganun, pwede na, oh. Oh, di ba? That's, parang hindi pakalat-kalat yung tissue box. So, yun. Yun yung nagustuhan ko dito. Tapos, syempre, meron siyang additional charging ports dito sa likod.
Sa harap ba meron? Yan, sa harap wala. Pero kasi sa expander, since this is specially made for ano, for expanders, eh hindi mo na naman halos kailangan pa ng charging dito. Tsaka kasi haharang 'yun sa dalawang lalagyan ng water bottle holders. So 'yun, overall this looks good. Okay naman yung stitching niya, malinis, tapos syempre plastic for 1,367. This is good, no? Ngayon, talagang hindi mo na kailangang ano eh, mamroblema if yung kotse na binili mo doesn't come with a, with an armrest, kasi marami ng aftermarket armrests na pwede mong bilhin sa Shopee, sa Lazada, yan. So I got this sa Shopee, type nyo lang expander armrest. Tapos hanapin nyo lang siguro kung trip nyo rin yung ganito, no? Yan, no? Yung ganyan na may lalagyan ng tissue, yan. 'Di ba? So, meron dyan dun. This is 1,367. Okay, so tara, kabit na natin dun sa expander. Tapos tignan natin kung ano yung itsura niya. Alright, let's go! By the way, before natin ikabit, nakalimutan ko na i-share sa inyo na meron na rin siyang nakadikit na mga spacing. Ayan o, may mga spacing na siya. Dun sa ibang videos na nakikita ko, parang ikaw pa yung magdidikit. So dito, parang dinikit na rin nila. Para talagang hindi gagalaw yung armrest mo. Syempre kailangan stable, di ba? Right, so tara, kabit natin sa kotse. So ayan o, ganyan yung itsura nung middle portion ni expander. Diyan natin isusuksok itong yan o, yung pinaka base nung ating armrest. Okay, so lalagay natin. Yan. So, papatong lang natin. Tapos, tignan. Ayun. So, maganda yung pagkakafit niya. Dahil yun nga, naka-install na kasi yung mga, ano yung mga padding, no? May mga foam siya dun sa paikot nung plastic base niya. And so far, mukha namang hindi na siya gumagalaw. Tapos, dito, yan, pag inangat mo, yan, daling kumuha nung tissue dyan. Tapos kung gusto mong i-access itong center console mo, pwedeng-pwede pa rin, 'di ba? Maganda sana 'to kung mayroong LED lights eh. Pero kasi pwede naman dahil meron kang 12 volt socket dito sa loob, so pwedeng-pwede naman. Din ito lalagyan mo ng coins. Yan. And then removable din 'yan. Okay, so tingnan natin. So ganyan 'no, pag may ilaw. So ayan yung 12 volt socket niya. Alright, tapos napakalalim nitong center console ni expander, you know. Abot siya hanggang dito. Ayan. Okay. So balik natin yung lalagyan ng ano ng mga anik-anik. Tapos saran natin 'to. Ayan. Actually, pwede mo lang iwan siguro na bukas yan kasi in the first place may cover na rin naman. Tapos yan. So kapag nagda-drive na tayo, ganyan na, di ba? Oh. So meron ng pagsasandalan yung mga siko natin, and then of course, very ample pa yung space niya para doon sa pasahero natin dito sa tabi natin, no. So, very good kasi malawak. Talagang malawak. Yun nga lang, dun sa armrest ko sa Toyota Yaris, this is not adjustable. Yung kay Yaris, pwede kong i-atras abante. Okay, so ito talagang ang mag-a-adjust na dito would be ikaw na, no? So, i-adjust mo na lang pa-atras abante yung pinaka-upuan mo. Ayan, so i-try natin kung mag-charge yung mga USB ports na nandito sa likod. So, ito na. So, dito tayo sa gitna. And, naikabit na natin yung isang end nung cable dito sa likod nung armrest. Nakita naman natin, umiilaw siya. Okay? Tapos, ito naman, umiilaw din siya. Right? And dito, yan. So, nag-charge naman. No? So kaya siya umiilaw kasi yung isang end na ikabit ko na dito sa 12 volt socket. Yan, meron dyan.
So meron ng power to. Yan. So meron ng source of power itong mga USB ports. Medyo hindi ko lang nagustuhan is syempre hindi siya ganoon kalinis tingnan, no? Siguro gawan ko na lang ng paraan para hindi nakalawit-lawit itong mga kable dito. Pero subukan natin na mag-charge, no? Dito sa mga ports na bakante. Okay? So meron tayong extra type C cable. Try natin na ikabit. Okay. Tapos yan, so ito yung phone. Tingnan natin kung magko-connect or magcha-charge. Ayun, 'di ba? So nagcha-charge naman yung ating phone dito sa USB port ni armrest. Try natin sa kabila naman. Yun, nagcha-charge din. So ayan, 'di ba? So problem solved na tayo, mga kapatid, dun sa additional charging ports nitong expander, kasi dito walang mga ibang ano pwedeng pag-charge yan, no? So kaya naglagay tayo ng armrest na ganito na may charger, na may charging ports. And so yun, lilinisin ko na lang siguro to para hindi siya masakit sa mata, kasi ang ano ang gulo. Actually, pwede ko na siyang itago, no? Pwede ko na siyang itago dito. Yan. Pwede ko nang ikubli ang kanyang existence. Yan. So, pwede kong isara siguro muna. Yan. Para hindi siya nakalabas. Kaya lang, di ba siya? Yan. Medyo naiipit nga lang dito, no? Yun, pwede na siguro yung ganyan, di ba? And wala rin naman ako masyadong ilalagay dito kasi masyado nang malalim, no? So I'll just keep it closed para kahit papaano hindi mapasukan ng mga anik-anik. Yan, talagang binili ko lang to, ang purpose is sandalan. That's about it, guys, para sa vlog natin tungkol dito sa Mitsubishi Expander aftermarket na armrest with tissue holder, with two additional USB ports. Yan. So so far okay naman ako dito sa binili ko na armrest. Siguro pag tumagal-tagal I'll give you guys some feedback, no, para makita natin kung talagang ayos na ayos ba talaga tong armrest na to. Kung may mga tanong kayo, alam niyo na, just put it sa comment section. And kung may mga gusto pa kayong malaman in general, no, pagdating dito sa ating Mitsubishi Expand, just put it as well dyan sa comments natin. Okay? So yun muna tayo, mga kapatid. Kita-kits ulit sa susunod na episode. Bye!